There sa hotel in Maynila na unusual mong makikita dahil kakaiba ito sa mga normal na hotel dito sa Pilipinas. Dahil sa loob nito ay sobrang daming activity na pwede mong magawa. Kagaya na lang na wet area na obligado kang maligo na nakaubot-hubad. Gaming area na pwede mong laruin ng libre. Mini theater na maaari mong panoorin ng kahit na anong movie na gusto mo. At marami pang iba. Akala ko sa Korea lang meron na ito eh. Pero di ko inakala na meron na din pala sa Pilipinas. Saan? Sa Maynila? Sa Malate. Agad-agad na kami pumasok sa loob. Pagpasok namin ay grabe sila mang welcome dito. Mapipil mo talaga yung relaxation sa loob. Agad-agad na namin hinubad yung sapatos namin dahil bawal ang nakasapatos sa loob. Pagtapos namin maghubad ng sapatos ay pumunta na agad kami sa locker namin para ilagay yung mga gamit na dala namin. Nung nailagay na namin yung gamit namin sa locker ay napagdesisyonan na naming maligo na. Kaya naghubad na kami ng mga suot-suot namin dahil kailangan nakaubot-hubad sa loob. At dahil nga nakaubot-hubad sa loob ang mga tao ay hindi kami maaaring mag-video, kaya hindi kami makakakuha ng clip habang naliligo kami. Pero huwag kayong mag-alala dahil magkaiwalay naman yung shower ng babae sa lalaki. So ayun guys, first time ko maka-experience ng ganito. Ayun o, hubad-hubad na tayo guys. Hindi muna kami makakapag-video doon dahil bawal yung camera sa loob dahil may mga iba pang guest. So ayun guys, kakatapos lang natin mag-shower doon. Ilang natin na videoan dahil bawal mag-video sa loob, bawal magdala ng cellphone or kahit ano pa mang pang-video, camera, bawal ipasok doon kaya hindi kami nakapag-video. Pagtapos namin maligo ay binigyan kami ng masusuot na damit at ginawan na din kami ng panyo na nilalagay sa ulo para mapil namin yung Korean style. So ayun guys, paakyat namin sa second floor, doon pa lang kami sa first floor pero meron na agad kami activity na nagawa. And tingnan natin dito sa second floor kung anong mga magagawa natin dito. And ayun, abangan nyo yung mga mangyayari, let's go! Pag-akyat namin sa second floor ay tumambay na muna kami saglit para makapagpahinga na muna. Pagtapos namin magpahinga ay naglaro na kami sa mga arcade dito. Uli mo yung dragon! Kailin na na! Ito na pa! Uli! Ano? Kwento lang yung boss oh. What the sukat? Uy! Ayun o! Ang taw! Nyari! Di ko pa pinipindot! What the fuck? Pagtapos namin maglaro ay pumunta na kami sa mini theater para manood muna ng movie. Pagtapos namin manood ay nakaramdam na kami ng gutom kaya pumunta na kami sa kainan dito para makakain na ng hapunan. Pagtapos namin kumain ay pumunta na kami sa gaming room para doon na din muna magpahinga. Pagtapos namin sa gaming room ay nag-golf naman kami. Galing ang baldug ah. Kasunod ay sa tennis area naman kami naglaro. Pagtapos namin doon ay pumunta naman kami sa playground ng mga bata. Pagtapos namin maglaro ay pumunta na kami sa bar dito sa loob ng hotel para kumanta. Pagkatapos namin kumanta ay dito na din kami tumambay para magpaantok. Nung nakaramdam na kami ng antok ay pumunta na kami sa rest area para makatulog na. Ayun guys, papasok na tayo dito. Pagpasok ko ay nagulat ako kasi kakaiba yung tulugan dito, pang traditional. Nung nakahanap na ako ng mapipwestuhan ay natulog na ako agad dahil sobrang napagod ako sa mga activity na ginawa namin kanina. So yun guys, time check, 5:43 ngayon ng umaga and natulog kami alas 3 tapos 5:43 pa lang.
ilang oras lang yung tulog namin. Kailangan namin maaga mag-out dito dahil baka pag sumobra kami, baka pag extend kami ng oras dito, baka pagbayarin kami. Kaya maaga kami na gising kahit sobrang antok na antok pa kami. Dahil nga 5:43 na, kailangan na natin mag-out dito and umaga naman na. Bali tapos na tayo sa overnight challenge natin dito sa loob ng Korean Spa sa Malate, Maynila. Kaya gagawin namin mag-i-impacking na kami. Maraming salamat sa panonood. Kita kids sa mga susunod natin video. Yeah.